Today's proclamation of the Word of God is in the book of Isaiah, chapter 26, verse 1 to 6. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. Open the gates that the righteous nation which keeps the truth may enter in. You will keep him perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yah, the Lord is everlasting strength. For he brings down those who dwell in high. The lofty city, he lays it low. He lays it low to the ground. He brings it down to the dust. The foot shall tread it down, the feet of the poor, and the steps of the needy. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm. Psalm 118. And our response is, blessed is he who comes in the name of the Lord. Altogether, blessed is he who comes in the name of the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, because his mercy endures forever. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Response? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Open to me the gates of righteousness. I will go through them, and I praise the Lord. This is the gate, the Lord, through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. Response? Thanks in the name of. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from house of the Lord. God is the Lord, and he has given us light. Response? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 7. Glory to you, Lord Christ. A reading from verse 21 and 24 to 27. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blow and beat on the house. And it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the flood came, and the winds blew and beat on that house. And it fell, a great was its fall. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa ating gospel, sa St. Matthew, ilapadundun kita at atong Ginoo, na kung siim, bawat isa katon, magatubang sa Diyos. Amen? Pero, hindi lahat tumatawag sa Panginoon ay Panginoon. Sa Panginoon ay maliligtas. Sa anong rason? Siguro maambal ko nga abong mga trials nag-abot sa langkabuhi
kaya di na makayanan. Umambal naton na mayad sanda malami ang napag-umpisa, pero sa kalagitnaan, unti-unti labawasan doon na nga commitment sa ating Ginoo. At sa uli, nakunsiin na iba nga ni karon nga nasabat doon ang mga prayers dahil sa kasakoon, naging busy yung sanda mga trabaho. Agwaon sila time na magsimba. No? Agwaon na time na magpasalamat sa Diyos. Ngani, pag-abot is adlaw problema nanda sa langa kabuhi, katong nanda madunduman do Ginoo. No? Amay sa Biblia, kung sangkiri at tayo makasugod sa ginhalian is Diyos. Ag sino, rin nakasugod ng sangkiri. Kita, ron, kung nagatuman kita, ang nagasunod, sana nga, mando. Pero di lahat ay pumapasok sa karian ng Diyos. Ang karamatisingan, di imong pagtuo, no? Kung gaano importante di imong pagtuo sa Diyos, kung gaano katibay di imong pagtuo sa Diyos. Abay nga liyay, ratong Ginoo, imaw ratong nga, sandigan at lakas. Kung imbahin na ito sa Isaiah, na kung si Im, dapat kita magtiwala, magsalig sa Diyos na imaw atong nga sandigan at lakas. Isaiah 26 verse 4. Ngayon makita natin na kung si Im ginabaya, kapariyo man na kaisya katawo nagkutkut ba imaw it madarong sa pundas yun ng bato. At sino bato? Atong Ginoong Jesucristo. Kung daho natin sa adado pag mga buhay nyo, halimbawa sa construction. Kung kapatindo kita at balay, kailangan madaram dukot-kot ang may parilya ay maroon. Parilya. Ako si Im, pagbuta mo sa ligi, inahigta mo na yun. Ibang ko, gina-welding para magtibay gid, pundasyon. At buhusan it, simento. Ang ring simento, doon yun nga, Word of God. Ginabuhusan kita at Word of God para nga pag-abot problema, maging matibay kita ang puntasyon. At sino Word of God o atong Ginoong Jesucristo? Ginatamnan kita at pulong yung Diyos sa atong yung kabuhi. Ang makita natin nga kung mag-abot yung baha, lindol o anuman sa kuna, ay padayon nag-atindog imaw. Maraman sa atong pagtuo, kung ginatawan na ito sa Higa, pulong ni Diyos, amay nanaya sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nasasagawa ng mga salita, kung ito'y matutulan ng isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nani, makita natin, kung aton tawan is Higa, pulong ni Diyos sa aton kabuhi, at aton ikabuhi, ay makita natin reaksyon kung gaano katibay di mo nga pundasyon sa Ginoo. Haman, dahil nagapati ka no Ginoo, una imaw nagabulig imo, una imaw gasabat imo, sa oras, isa ko na problema nagabot sa atong kabuhi. At dahil nakita ko sa akong, hallelujah, nakita ko sa akong kabuhi, kung paano ako naging strong, maging matatag, maging masiba yung pundasyon, hamba ko, Lord, nag-agi na sa ang kabuhi. Hamba ko nga lima kung sa bilog ang makong tahir nag-agi sa kabuhi. Umpisa sa maisot, hasta sa marag ko. At daya, tatlogin makon. Hamba ko ay, makon, sayod ko kung tinugahin mo ka lah. Do kaaway, ano ba na sa John 10:10? Kausin mo't maagi para mawasa ka, masira ka o pumatay. Ngayon ikaw mismo, kung aware ka sa pulong ng Diyos, sa imong kabuhi, imo rin ang tindiguan. Aman? Aba ko nga ni, God is my refuge and God my strength. Amen? Dahil sa bilog ng pundasyon kita, ng padumdum pa ko Ginoo, magsalig yan kita kana. Ako pag-abot,
ipagsubos yung kabuhi, hindi ka basta-basta matutumba. Isang bilo pa nga niya, kumakita na ako pala ito sa pasyente. December 15, mabot ako. Ayabi ko, timpano, schedule. Pero mabot pa kami December 17. Nga niya bang, una pa ako, wa pa ako nakasalang. Ginghimo ko pagkakataon na ma-encourage ko ng mga pasyente na kalanas mga problema o mga operasyon. Ina-encourage ko siya na kaya hindi maduot paggaon. May Diyos kita nga buhi. Imaw ang ating sandigan. Dayar ang ating pinaka-final na battle sa Batukanda na sa ring operasyon. Makita mo kung ito ka rin isa lang sa operasyon, imong ka-istorya, Ginoo. Amen. Lumakita na ako, nabak ko, abad doktor, banana, Brad, pag-abot, pagkatapos presyon, dahil o imong mga mabatigan, masuka ka, mahilo ka, tanan, ay gabi sa tanan, di ako sigurado, makambal ka. Pero, lumilagro yung Diyos, una, aman, gasali ka ka na, dahil imaw, imong pundasyon. At sa maling salita, nakibot ng doktor, nakahambal ako. Pero abang ko nga ni, nakahambal ko, Lord, salamat! Nakahambal ko, bisang bulol-bulol lang. Pero, abang ko, pero ako niya, nga nabaton, nga good things, kimo, ako nga, ishare sa iba. Yung aming, abaya sa, saan mo kina, yung basa kina, sa verse 16 to 17, si Yahweh ang aking lakas, mabubuhay ako, at aking isasaysay ang kanyang kadakilaan. Amen. Aba ko nga yung mga kunay, aba siyang asawa, ayabi mga papat, tinambal, bawa kayo mong gambal. Di. Aba ko, napangako sa Diyos, kung makambal mo ako na ko, isya ko, lo, milagro yung Diyos, lo, tabaw Diyos sa akong kabuhi. Aban, dahil nagatawa ko, si Jesus, doa ko yung pundasyon. Nalindi kita ikahuya na isyon na ito the word of God sa atong nga isigasawo. Dahil doon dato nga misyon sa siimang kita, hamutangan. Amen. Ina-ikari kita Ginoo, itatanan, nagatuo sa Diyos, maging matibay nga pundasyon. Bukod niya mang pagpamatipulo Diyos, maging sa pagpangamuyo. Ay kung kurang imong pangamuyo, ang mahina pa yung pundasyon, ay wapan yung kabuhi na pulo ni Diyos. Ay kapalit sa tawang itong hangal. Kapamasi mo matutuloy Diyos, pero wala na lang ikabuhi. Amen? Ngayon, bilang pagpadundong ka ito, mahigmangon, na kita, nagatulong sa Diyos, ano mang pagsubok, nagabot sa itong kabuhi, hindi kita maduot paggaon. Magsali ka man kita sa Diyos, sa tanang butang, dilimaw, roaton, sandigan, at lakas sa lahat ng pagkakataon. Amen?